Sa inaasahan nga po ng pagtaas ng bilang ng nagpo-positibo o magpo-positibo pa, kasamay din sa dapat tutukan ay ang lagay ng ating mga pagamutan. Kakayanin pa kaya ng ating healthcare system ang tinatayang 20,000 daily reported cases? Makibalita po tayo tungkol dyan mula mismo sa ng One Hospital Command Center at ating Treatment Czar, DOH Undersecretary Leopoldo Vega. Magandang umaga po sa inyo, Undersecretary. Magandang umaga, Chuck Martin. At saka magandang umaga kay Yusef Rocky. Good morning to all, ha? Good morning to all. Undersecretary, kumusta po ang sitwasyon ngayon sa One Hospital Command Center? Can you give us an overview sa naging operations ninyo nitong nakalipas na linggo? Alam mo, Rocky, Yusek Martin, tumataas talaga yung number ng calls namin, incoming at saka mga outgoing calls. Ano? Kung itotal mo ito ngayon, nag-average na yung incoming calls namin ng mga 500 plus, mga 530 calls per day. Pero mas marami yung mga outgoing calls din na kailangan matapos o ma-resolve yung mga backlogs na tinatawagan nila. So may mga 600 calls din yung outgoing namin, kaya tumataas talaga ito. Compared dito sa last first week of July, na incoming calls namin nasa mga 110 to 120 calls. So medyo talagang tumataas. At saka ano naman po namin, kinakaya po namin yung aming number of calls ngayon compared to July. At saka meron kaming better connectivity at saka visibility sa lahat ng mga hospitals na kung saan ho pwede ma-transfer o ma-coordinate yung mga pasyente. Bagamat may naitalang pagbagal sa reproduction rate ng virus dahil sa nangyayaring ECQ, ramdam ba ito sa ating mga hospital? Sec Martin, alam mo, tumataas nga yung number of new cases natin at saka mga active cases na napapansin natin sa hindi lang sa NCR pero across the Philippines. Ang data ho na napapansin namin ngayon is 98% ho niyan mild, asymptomatic at saka moderate. 1.86% na lamang yung talagang severe and critical. Ito yung sinasabi po namin na para ma-decongest yung mga hospital, lalong-lalo na sa mga private at saka public hospitals na nangangalaga talaga ng COVID-19, kailangan ho magkaroon sila ng step-down care facility para ho ma-ano po nila yung hospitals nila ma-decongest at saka yung continuing care nila nasa step-down care. Kasi alam natin yung COVID-19, kailangan mga 14 days or more pa nga sa hospital yan. Kaya talagang napupuno yan. So, pakailangan talaga na magkakaroon sila ng mga step-down care para mayroong pag-ayos at pag-decongest ng mga hospitals. Okay. Undersecretary, sa ngayon ay ilang hospital po ang nagdeklara na ng full capacity sa Metro Manila at paano rin po ito nakakaapekto sa pag-refer ninyo ng mga pasyente na tumatawag sa One Hospital Command? Yung mga cities po dito sa Metro Manila, meron na hong talagang high risk ang intensive care unit utilization. Pero ang general average po ng intensive care utilization po dito sa NCR, high risk category, pero yung iba nasa critical risk. Kaya itong tinitingnan namin po, lalo na sa One Hospital Command, kung pwede po namin ma-coordinate yung mga transfer of patient or referral, lalong-lalo na sa mga pasyente na nangangailangan ng intensive care unit, sa mga areas na pwede pa po silang tatanggapin. Ipinag-utos po ninyo sa mga ospital na magkaroon ng step-down facility upang ma-decongest itong mga intensive care units nila sa paparating ng mga pasyente na may severe cases. Ano po itong tinatawag nyong step-down facility at kakayanin pa ba itong gawin
ng mga ospital, lalo na't kulang na rin sila sa medical workers sa panahon ngayon. Yung step-down facility, Sec. Martin, para to sa mga kanilang pasyenteng moderate o kaya nagre-recover na no from sa intensive care. Yung kadalasan po nito, kagaya nung step-down facility ng Tondo Medical Center, nasa PICC kung saan magre-recuperate na yung pasyente nilang moderate na hindi naman kailangan talaga ng intensive care. So doon yung continuing care po nila at para din mabantayan din ng mga doktor at saka ng hospital. Ang step-down facility, halimbawa ng National Lung Center of the Philippines, ay nasa loob mismo, yung bagong modular hospital nila ngayon, na pagkatapos siguro sa moderate care o sa intensive care na pwedeng mailabas na yung pasyente, doon sa loob ng hospital mismo, meron silang modular care na or hospital na pwede sila mag-step down. Ganun din ang pinagawa natin sa Rizal Medical Center noon pa, no? Hindi lang ito ngayon, itong mga step down care ng concept para ho ma-decongest na yung mga recuperating patients sa next level of care or lower level of care para ho ma-decongest naman yung mga hospitals to cater to more COVID patients. Undersecretary, hindi lang po hingi lang po kami ng update sa utos ng Pangulo na pagbibigay ng benepisyo sa ating healthcare workers. Natuloy po ba, USEC, ang release ng pondo ng DBM noong Miyerkules para sa SRA nila at nakapagsimula na po ba kayong mamahagi ng nasabing allowance? Sec. Martin, ang yung pangako po ni Presidente po sa bayan ay tinupad ho ng Department of Health at saka ng DBM na ibaba na yung 300 million po sa Department of Health kahapon at naibaba na rin namin at nabahagi na rin kami sa mga regional offices, DOH regional offices para sila na po ang mag-download o magsabalat sa mga local government units at saka mga private hospital. Nagawa na po yan at sa kasalukuyang nag-roll out sila ng implementation po nito. Undersecretary, may dagdag na tanong pa dyan ang ilang mga kasamahan natin sa media. I'll turn you over to USEC Rocky Ignacio. Rocky. Thank you, USEC. Yes, good morning, USEC. USEC Vega, good morning. Opo. May tanong po si Red Mendoza ng Manila Times. Papayag po ba daw ang DOH sa hinihirit ng mga senador na liberal interpretation ng bayanihan law at ibigay sa lahat ng healthcare workers ang hinihiling nilang mga allowance at benepisyo imbis na sa nakatutok lang sa COVID? Tama yan, Yusek Rocky. Ang department naman talaga, liberal ang interpretation. Yan nga ang nangyari nga noon. Ang daming mga unauthorized flagging ng COA dahil nga liberal ang interpretation ng Department of Health. Merong operating units talaga na minigay sa kanilang pag-decide na mabigyan yung mga kaukulang tao nila doon sa hospital at ito'y napansin din ng COA na unauthorized. So ang mangyari po niyan, since merong liberal interpretation at saka meron tayong COA na nagbabase mismo sa rules, kailangan talaga ma-amend ang implementing rules and guidelines ng ating para dito sa especially for the benefit for directly covering catering to COVID and in contact with COVID. So kailangan na lang yan ma-amend para magiging ang interpretation or implementation ng COA sangayon naman sila sa pag-implement din sa Department of Health. Opo. USEC, yung sunod po niyang tanong, ano po ang reaksyon ninyo sa hirit ng mga militanteng health workers na nagsasabing dapat daw ibigay hanggang ngayong araw ang kanilang benepisyo? Ano rin po ang ginagawang hakbang ng DOH para maibigay na mabilis ang pondo at hindi na mag-bottleneck sa mga LGU? Tama yan, Rocky. Talagang ginagawa namin ang
buong kakayanan po namin na nakikipag-ugnayan po kami sa Department of Budget and Management at saka sa mga operating units namin na kung pwede mabilisan nila kung meron kaming pondo na ibibigay ho for the benefit of the healthcare workers. At saka sinasabi na rin namin sa regional offices na dalian nila ang paggawa ng mga MOA, ng local government unit at saka mga pribadong hospital para once maibaba yung pondo, eh kaliwaan na ho yan. Nandun na yung MOA at saka nandun na yung check na ibibigay sa kanila para ma-implement din ng mga local government unit at saka private hospital. Opo. Tanong naman po ni Joseph Morong ng GMA News. Some hospitals are planning not to renew their accreditation with PhilHealth due to non-payment of claims. What do you think will the effect be on the government's response to pandemic, and do you have any appeals? Yung katanungan ni Joseph, tama, ano yun? Kailangan critical yun kasi alam mo, yung hospitals talaga, partners talaga ng PhilHealth yan. Lalong-lalo na ito sa pandemya nito tapos sa pagbigay ng health services. Kaya kinakausap na ho namin yung mga private hospitals at saka yung mga public hospitals sa isang forum na kung pwede po at saka yung PhilHealth, kung pwede po magkaroon sila ng coordinated at saka makita din ng mga ibang hospitals na magkaroon sila ng reimbursement po konti. Kasi alam mo, ang hirap din ngayon kung walang reimbursement talaga coming from PhilHealth dahil wala naman talagang ibang revenues ang mga hospital ngayon dahil bumababa ang mga non-COVID cases. So kung pag-uusapan po yan ng PhilHealth at saka kung mabigay po nila yung mga valid reimbursement nila, makakatulong talaga yan ng isang mahalaga talaga yan sa mga hospital sa nangangailangan sa panahon ito. Opo. Yusek, yung sunod pong tanong ni Joseph Morong, have you encountered any hospitals refusing admissions to COVID patients who are PhilHealth members? Wala pa naman, Yusek Raki, kasi alam mo, meron silang contract yan with PhilHealth at saka sa Department of Health na meron talaga sa kailangan talaga kung ang pasyente nangangailangan ng admission at saka PhilHealth member dapat i-attend. So wala pa naman, Yusek Raki, so far. Opo, additional lang po ni Joseph Morong, kung may apila daw po kayo sa mga hospitals? Nag-aapila kami sa mga hospitals po na alam naman natin itong PhilHealth talaga. Lalabas din yung kanilang mga reimbursement. At saka sa panahong to, I think mag-usap talaga ang PhilHealth at saka mga private institutions sa pa-public with regards to the reimbursement. Kasi talaga alam natin na ito lang yung sinasabi ko nga, lifeline ng mga hospital, ang reimbursement ng PhilHealth. So kailangan talaga magtulungan po. Opo. Tanong naman ni Maricel Halili ng TV5, ano daw po ang protocols para sa mga returning OFWs with grave conditions and urgent medical emergencies? Rachel Sagonoy, an OFW, has a late stage of cervical cancer. Naka-wheelchair at catheter siya na umuwi daw po sa Pilipinas. Can she be brought directly to the hospital? Should there be a swab test? Nakiusap daw po yung Yusek, yung family, na dahil negative siya sa test, sana sa hospital na idiretso. Pero sabi daw po ng OWA, protocol ang i-quarantine, kaya dinala sa Cebu. Sa 10th araw, namatay na po siya. Ano daw po ang protocol to avoid cases like this? Talaga kung on humanitarian reasons po, Yusek Raki, dapat point to point yan. Kailangan makipag-ugnayan sila sa hospital na sunduin kaagad sa airport, ano? At saka ilalagay sa hospital kung saan sila nakipag-ugnayan. So it has to be point to point, lalong-lalo na yung mga kasong gano'n nangangailangan ng hospitalization. Pumapayag naman ang BOQ niyan. Kasi alam nila, hindi naman didiretso yan sa hospital at saka susunduin talaga ng ambulance ng hospital. Dapat ganun, point to point. Okay, maraming salamat po, Yusek Vega, Secretary Martin. Thank you, Yusek Raki. Salamat po sa inyong panahon, Treatment Czar and DOH Undersecretary Leopoldo Vega. Mabuhay po kayo. Salamat sa Tech Martin. Mabuhay ka rin. Thank you so much.